magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na, dahil tinanggap mo Espiritu, eh anak ka na ng Diyos, eh kung lumaya sa'yo. Welcome muli mga ka-apologetics. Itutuloy natin ang pagtupad sa nooy kahilingan ni Eli Soriano na i-expose siya sa kanyang mga maling aral. Patungkol pa rin ito sa video na kumakalat sa social media sa Baptist na nagtanong kay Eli na ayon sa video, putata puno ang aral na osas. Sa unang video natin, hayag ang pagkabulaan ni Eli dahil di daw ligtas ang mga anak ng Diyos sa Roma 8:16 na kanyang binasa, gayong sila naman ay mga tagapagmana, kaya sila ay ligtas na. Ngayon, ito namang pangalawang punto niya na panlilin lang at pandaraya sa mga tao ang ating ibubunyag. At dahil atin ang naunang nabanggit ang tungkol sa banal na espiritu, itutuloy na natin ito. Panoorin muna natin ang naturang video at ating pakinggan at alamin paano niligaw ng lubos ni Eli ang mga tao. Narito. Magsuri ka muna. Hindi ko mo, may nabasa ka na dahil tinanggap mo Espiritu, eh anak ka na ng Diyos, eh kung lumaya sa'yo. Alam mo ba na pwedeng lumayas ang Espiritu Santo ng Diyos? Eh ligtas ka na, sabi mo. 51 G's ng awit. Pakinggan niyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mong akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Tama, binabawi yan, hoy! Wala talagang kadala-dala itong sibulaan na Eli, mga kababayan. Dito pa lang, malinaw at hayag na hayag ang kanyang panglilinlang. Ito ang buong katotohanan na di natin alam kung talaga bang di alam ni Ginoong Soriano ito o talagang sinasadya niyang dayain ang mga tao. Sa binasa niyang awit 51:11, itong panalangin ni David na huwag bawiin ang santong espiritu sa kanya. Ito ay totoo sa lumang tipan. Alam ba ninyong sa lumang tipan ang banal na espiritu ay binabawi? Alamin natin ito sa buhay ni Saul na unang hari ng Israel na binawian ang banal na espiritu ng Diyos noong siya ay nagkasala sa Diyos. Basahin natin ang unang Samuel 16:14. Ito ang nakasaad. Ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Bakit nga ba ganito? Dahil sa lumang tipan, ang banal na espiritu ay gumagabay lamang sa mga piling tao ng Diyos tulad ni Samuel, Saul at David, etc. Pero take note, gumagabay lamang ito at hindi pa ito itinatak gaya sa bagong tipan. Kaya mababasa natin itong phrase na the Spirit of God came upon. Hindi ito naging tatak, tandaan niyo po. Basahin natin ito kay Saul, unang Samuel 11:6. Ito ang sabi. And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings. And his anger was kindled greatly. Ito naman kay Samuel. 1 Samuel 10:10. And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him, and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. At ito naman kay David. 1 Samuel 16:13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. At mga iba-iba pang tao ng Diyos. Kitams? Kaya pala ito'y babawiin o umaalis sa lumang tipan.
Patutunayan natin ngayon na si Eli ay either walang alam sa Biblia o di kaya'y dinadaya talaga niya ang kanyang mga membro dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na ang banal na espiritu ay di pa ibinigay hanggang naluwalhati ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Juan 7:39. Ito ang nakasaan. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa kanya sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ayan, hayag na hayag ang kapultuhan na naman ni Eli Soriano na ang kanyang mga membro ay walang kamalay-malay dito. Kaya nga ito'y ipinangako pa lang ng Panginoong Jesus na aniya, kailangan niyang umalis upang maibigay sa mga alagad una ang banal na espiritu. Babasahin natin sa Juan 16:7. Ito ang nakasaad. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At dito nagsimula na ito'y naging tatak sa mga mananampalataya kay Kristo at hindi pa sa lumang tipan na binasa ni Eli Soriano. Ibang klase talaga pagkabulaan ni Eli Soriano. Ano po? Ngayon, totoo ba ang kanyang sinasabi na ito'y aalis sa mga mananampalataya? Alamin natin mula sa Panginoong Jesus mismo dahil siya ang nangako patungkol dito. Juan 14:16, ito ang ating mababasa. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ginawang sinungaling ni Ginoong Soriano ang ating Panginoong Hesukristo dito. Alam nating lahat ang kahulugan ng magpakailanman o forever sa English. Hindi ito aalis dahil nga nakatatak ito sa atin. Pinamalian din ni Ginoong Eli ang Apostol Pablo na nagturo na ito'y itinatak hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Basahin natin ang ulat ng Apostol Pablo sa Efeso 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. At alam ba ninyo, mga kababayan, na ang tatak ng banal na Espiritu ay patutuo ng ating mana? Basahin natin ang Efeso 1:13-14. Nasa Kanya kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Ito ay itinatak sa mga anak ng Diyos, kaya nga, ligtas na. Basahin natin ang Galacia 4:6-7. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Kitams, patutuo pala ito lahat sa aral na osas, na pagka pinagkalooban ang tao ng pagkaanak ng Diyos, siya ay magiging tagapagmana sa kaharian ng langit at may patutuo dito na ang banal na Espiritu na sasa atin magpakailanman ayon Jesus at ito'y itinatak hanggang sa kaarawan ng pagkatubos ayon sa Apostol Pablo. Kaya, once saved, always saved. Katunayan,
ayon pa kay Apostol Pablo, ay wala ng anumang hatol ang nasa kay Kristo na lumalakad sa Espiritu. Ito ay ating mababasa sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad sa laman kundi sa Espiritu. Sa huling bahagi ay ating pakikinggan itong wala sa hulog na paratang niya. Kagaguhan yan. Katarantaduhang walang katulad sa Biblia yan. Kung nakakaintindi ng Biblia ang makakausap mo. Hindi ko mo may Espiritu ka, eh tarantado ka naman, ayaw mong gumawa ng mabuti. May anak ka pa rin ng Diyos, ligtas ka pa rin, ayaw mong gumawa ng mabuti. Ito ay pamimiluso po lamang na imbento ni Suriano. Dahil wala pong nakatanggap ng banal na Espiritu na di gumagawa ng mabuti. Bagkos, ito ay may bunga na mababasa natin sa Galacia 5:22-24. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa cross ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Napakalinaw ang pagkabulaan ni Eli Suriano, mga kababayan. Kaya kung kayo ay naging membro po dyan sa dating daan, mag-isip-isip na po tayo habang may panahon pa. Abangan niyo po ang susunod na mga pagsasagot natin sa video ng isang Baptist na nagtanong. Hanggang sa muli! Maraming salamat po sa inyong pakikinig.